Hi guys! Maayong buntag sa tanan. Good morning. Magandang umaga. So, today's vlog, chika ko lang ang part 2 nung journey ko dito sa Greece. So yung last kasi dun is na-chika ko na pupunta kami ng Polo Office dito sa Greece. Kasi, yun nga, may pinuntahan yung agency ko dun. Tama ba? May pinuntahan. Nagpunta siya ng Polo Office kasi may parang may pinasa siya something na documents sa other like applicant. So, natanong kasi niya dun sa Polo kung may kailangan pa bang papers kung uwi ng Pilipinas. Kasi nga, yun na nga, na-chika na niya ni Sir Giris, shout out Sir Giris of Cast Employment Greece, na chika niya dun sa Polo Office na uuwi na nga ako kung may kailangan pa ba akong papel na dapat kunin bago ako uuwi. So yun, shout out kay Ma'am Marivek sa Polo Greece na gusto niya akong makausap. So kinabukasan nga pumunta kami with Sir Giris. So yun, tinanong niya ako kung bakit ako gustong umuwi, bakit ako umalis ng amo ko. So yun, chinika ko naman yung parang sabi ko is hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung trabaho, hindi ko kaya yung responsibility. Tapos sabi ko sa kanya, kaya I decided na to go home na lang. So 3 months pa lang ako guys dito sa Greece na nag-decide ako na uuwi talaga. So ayun, kinausap niya ako, sabi niya parang i-ano ni ma'am na mag-change yung mind ko na alam mo, sabi niya sure na ba talaga ako. Sabi ko, naisip ko din kung may chance ako dito na mag-stay, makahanap ng other employer legally, gusto ko pa sanang mag-stay. Pero kung illegal naman ako, uuwi na lang ako. Kasi ayaw kung, sabi ko nga doon sa first part 1 ko, sabi ko, I don't want to put myself in like complicated situation. Na ayaw kong, I want to be happy in my life. Like, you mean, gusto ko maging happy dito while nandito ako sa Greece. But, if not legal yung pag-stay ko dito, it means hindi din ako happy. Kasi, di ba, you need to watch your surroundings. Kasi alam niyo na guys, I don't want to be TNT. So yun, sabi ni ma'am, sabi niya, Ning, hindi ka naman, you are legal until next year, sabi niya. Kasi nga, 1 year kasi yung visa ko. So 3 months lang nung nagamit ko. So yun. And then sabi ko, nasabi niya, gusto mo talagang umuwi? Sabi ko nga, kasi nga parang I feel down, I feel like, parang nawalan ako ng lakas, nawalan ako ng gana kasi I don't deserve the life what I've experienced dun sa unang trabaho ko. So parang inisip ko if I will stay pa din ako dito tas maghanap ng another employer and then still the employer is like, you know, they don't treat their helper as a human. No, I mean, it's different. Kasi, it's different. It's very different. So, yun na nga. Tapos sabi ni Ma'am Marivek na, Ning, parang siya yung nagpa-change ng mind ko. Sabi niya, Ning, alam mo ba, yung mga kabayan natin, they nagbibintas lang ng mga hayop, ng mga lupa, naghihiram silang pera, makahanap ng pera, alam mo yun na para makapunta lang sila dito sa Greece, dito sa Europe. And then, you are already here and then you wanted to go home. Ganun sabi niya. So, napaisip din ako, di ba? Kasi sabi ko, sabi niya, bakit ano bang gagawin mo sa Pilipinas? Sabi niya. Sabi ko, siguro mag-apply na lang ako ng other country kasi parang I am not lucky here in Greece. Sabi ko ganun. Sabi niya, Ning, uuwi ka pa ng Pilipinas, tapos mag-apply ka ulit dun, gagastos ka ulit dun, sabi niya. And then, nandito ka na, pwede ka pa naman makahanap ng new employer. So, parang yun yung hinihintay ko talaga na, okay, makastay pa pala ako dito legally na hindi ako illegal, sabi kong ganun sa isip ko. So, yun na, nag-change yung mind ko. Kasi pag hindi,
para pag yung purpose pa, kasi niya na gusto niya akong pupuntahin doon sa office, na gusto niya akong makausap to make it sure na yung decision ko, na okay ako sa decision ko, at saka kung tutuloy akong uwi, mapapermahan pala doon, kasi nga para to avoid naman na pagdating doon baka may mga complaints ako, na pag uwi ko ng Pilipinas tapos pupunta ako ng magre-reklamo ako, tapos sabihin ko na yung polo office ng Greece walang ginagawa, yung like yun na to help the ano kabayan, to help the helper, yung mga ganun. So parang ina-avoid nilang ganun. So sabi niya, kung uwi ka, papermahin kita ng documents na ganito, tapos kung magstay ka, magawa ka ng letter na ano, na you change your mind, ganun. So sabi ko, if my agency can help me again to find a new employer, I will stay. Kasi nga, wala naman kasi akong kakilala dito sa Greece. So yung kakilala ko lang is yung kasabayan ko sa interview ko ng visa interview sa embassy ng Maynila. Si Nikki yun, tsaka yung mama niya. Yung mama niya is dito na matagal na dito nag-work. So bali sila lang yung naging kakilala ko. At saka meron pa si Ate Didik, na siya yung unang nag-reach out sa akin nung nag-post ako ng Filipino community group sa Facebook. So isa siya sa unang nag-reach out sa akin, at na-meet ko na siya. So bali yun lang yung tatlo yung nakilala ko. Pero by that time, si Ate Didik na sa island. So yun. So sinabi ko na wala kasi akong kilala, wala akong matutuluyan, ganyan ganyan. So sabi naman ni ma'am sa agency ko na matutulungan mo pa ba siya, ganyan ganyan. To sabi naman ni Sir Argiris na yeah, we parang magtulungan kami. Tapos si ma'am din, tinawagan nga niya yung makakilala niya, na baka may kakilala din sila na naghahanap ng katulong, kasi nga andun ako na umalis sa amo, ganyan ganyan. So yun yung nagpa-change ng mind ko nga, kasi wala kasi akong lakas na loob, yung wala akong confidence sa sarili ko talaga. So I mean, in terms of yung maghahanap ng yung amo, mga ganyan. So parang nagigive up na agad ako, kasi nga syempre mahirap kasi wala akong kakilala dito. Yun. Yun, na-decide na ako. Tapos nagawa ko ng letter na nag-change yung mind ko. Tapos sinulat ko din yun, natutulungan ako ng agency ko uli. Tapos nagperma ako doon, nagperma si sir, nagperma din si ma'am nung taga-Polo, si Ma'am Marie. So yun, Friday yun. Tapos sabi ni sir sa akin na magtulungan kami, baka may magbigay sa akin ng amo, tapos siya din baka may magbigay, mahanap siyang amo. So parang tulungan kami, tapos gusto lang niya na kung makahanap ako ng amo, gusto niyang kausapin yung amo, kasi he wanted to make it sure na papilan talaga ako, kasi nga 'di ba next year lang yung legally makastay ako dito legally. So gusto niya na mapapilan ako by that time. So yun, pagka Monday, may message ako ni sir na may gustong kumausap sa akin, and through Skype. So yun, nag-usap kami. Tapos akala ko siya na yung maging employer ko, hindi pala, yung kapatid niya. So by that time, yung kapatid pa niya is nandun pa sa island, in which in every August, nagpupunta sila dito ng island. So, nagbe-beach sila for 1 month, mga ganun. And then, by Thursday, yun na yun, nag-set na ng interview sa Skype. So, nagkausap kami. And then, sabi ng asawa niya, ni ma'am, na she wanted to, kung okay lang ba sa akin na mag-try out lang muna ako, just to see na if we have connection nga daw, if I like them, and of course, if they like me. So, nag-set kami ng 3 days, Friday, Saturday, and Sunday yung tryout ko. So, naging okay naman, maganda naman yung pakiramdam ko dun sa bahay nila. Tapos yun, nung pagka-Sunday, sabi ni ma'am, we like you, we wanted you to work in our family, but of course, it's your final decision if like, you know,
sabi niya, I want you to make sure to yourself na you are happy with us, you are comfortable with us, kasi with gusto nila yung matagalan din, sabi niya ganun. So masaya naman ako doon, yung especially kasi maganda yung magaan yung pakiramdam ko, hindi siya mabigat. So sabi ko, yes, yes ma'am. So yun, nag-usap sila pag by Monday, nag-usap sila ng agency. So nag-start talaga ako sa kanila officially September 8. So doon nag-start ako. So I'm very grateful. Thankful ako din sa new employer ko kasi I did not expect na they will process immediately my paper kasi 8 ako nag-start doon sa kanila, by September 9 dinala na ako ni sir doon sa Kep ba yun, na kung sa Cyprus pa tayo guys is immigration pero dito is Kep yun. May pinirmahan kami, ano yun daw yun eh, yung parang change employer. So by that time hindi pa ako pwedeng magsabi or like, you know, kasi may habol pa yung ex-employer ko. Kasi ngayon pa, sabi ko nga, uuwi ako, diba? And then, hindi ako natuloy umuwi. So, parang, pwede pa siyang makagawa ng paraan. So, yun. Kaya ngayon lang ako gumawa ng video about dito sa new employer ko. So, happy ako ngayon sa bagong employer ko. Kasi, magaan lang. Magaan lang yung pakiramdam, yung they are very different from what I've experienced to my first employer here. So, yun, and yun lang ata. Oh guys, ito pa. If mag-decision pala kayo na uuwi kayo or like, you know, uuwi kayo sa Pilipinas, guys, basahin nyo pala yung kontrata nyo. Kasi sa akin, sa kontrata pala, pag hindi pala tapos yung kontrata mo, ikaw pala bibili ng plane ticket mo pa uwi. So, 3 months ako, bali yung pang 3 months ko na trabaho, hindi binigay sa akin. Kasi nga daw, sabi, bayad daw yun sa plane ticket na pagpunta ko dito. Kasi nga, diba? At tapos, luckily, yung agency ko sa Pilipinas, in which hindi ko siya pwedeng sabihin kasi I did not ask permission to mention their agency. Inaako nila yung plane ticket ko pa uwi ng Pilipinas, in which hindi nila responsibility yun kasi dapat akin yun. So guys, kung mag-desisyon kayong umuwi na hindi kayo tapos ng kontrata, expect nyo na kayo talaga ang bibili ng plane ticket nyo pa uwi ng Pilipinas. So basa-basa din pag may time, kasi ako tanga-tanga lang ako, diba? So if they don't kanang kung hindi man nila yun, kung natuloy akong umuwi tapos hindi sila bibili ng ticket, ma-force talaga akong bibili ng ticket with my own money kasi nga hindi naman kasi talaga nila responsibility yun. And yun, sabi ko nga, thankful din ako kay Ma'am Shira, yung welfare ng agency ko sa Pilipinas, kasi when I message her na ganito yung situation ko, I want to go home, nakipag-communicate siya dito sa agency ko sa Cyprus, in which yung connected nila dito sa Cyprus, Greece pala, sorry, in which connected nila na agency dito sa Greece. So, siya nakipag-usap doon. Tapos yung agency ko dito sa Greece, yun nga, nakipag-usap sa akin. They tried me to convince, change my mind, in which nandun siya sa part 1 ng video, ng journey ko dito sa Greece. So, thankful ako kasi yung agency ko dito, they provide a place for me while waiting sa plane ticket ko nga. So, tapos yung agency ko sa Pilipinas is, they will provide daw my plane ticket. But, yun na nga, nakausap namin yung Polo office dito sa Greece. So, I changed my mind. So, minessage ko si Ma'am Shira na, yun na nga, syempre, naghingi ako ng pasensya. Kasi, diba, yung mga ano ko, nag-message ako sa kanya na gusto ko nang umuwi. Kasi hindi ko talaga alam na ako pala bibili ng ticket. Kaya nung sinabi sa akin ni Sir Argiris na originally ikaw talaga ang bibili ng ticket, alam mo, pagbalik ko sa hotel, binasa ko talaga yung kontrata ko. Totoo nga pala, ako pala talaga. So guys, kung may plano kayong ganyan, kung plano kayong uuwi talaga, atin talaga yung plane ticket pa uwi natin kasi yun yung nakalagay sa kontrata. Yung ano lang pala ng employer is, pag ma-finish contract tayo ng 2 years, yun lang yung
responsibility na nabibilis lang ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Either magbakasyon tayo or mag for good. So, yun lang yung ma-i-share ko. So, blessing sa ngayon sa akin sa new employer ko na magto 2 months na ako sa kanila. And so far, I am happy with them. And then, hopefully, they are happy to me. Because I'm not perfect. I'm not like, parang normally yung mga kasambahay, yung mga helper talaga, they are like, very, kanang ang bilis nila, mga ganyan. Pero ako is malumanay. Parang dalagang Pilipina talaga yung kilos ko. So, even though ganun yung kilos ko, even though yung hindi ako magaling sa pagplansya, but I think they like me naman. So, hopefully it will continue that, they treat me this way. And then, like, nobody will change until we end. So, yeah, that's all. And I hope nakatulong. Nakatulong ba? No, i-share ko lang sa inyo para may mga idea din kayo. Anong dapat gawin ninyo if ever, yun nga yung same tayo ng situation, ganyan. So, I think pwede naman, pwede ata tayo din pupunta ng polo to ask help, like, sa mga kabayan natin din na parang hindi naman ata kailangan mag-TNT tayo kasi may polo naman tayo na they are ready to help us. Kasi I saw. Kasi nakita ko the way si ma'am nag i-convince ako na hindi uuwi. The way she immediately tumawag siya sa kakilala niya na, may kakilala ka ba ng amo dyan, naghahanap ng katulong, ganyan, kasi mayroon isa dito sa office na ganito, umalis sa amo niya, kasi ganyan, hindi niya kaya yung duty niya, mga ganyan. So, I think you don't need to hindi na kailangan tumakas eh. So, kung may chance, pwede kayong pupunta ng polo office dito sa Greece at dun kayo manghingi ng tulong. If ever you are not happy in your employer or parang hindi nyo na kaya yung situation nyo doon so sa employer, no? So, guys, wag na kayong mag-TNT, mag-run away. Wag na kayong tatakas sa amo nyo kasi they can report you in the police and then, of course, yan yung ayaw ko. Kasi nga, kasi sabi ko, uuwi ako and then I change my mind. So, pwede ata nila akong ma-report or hindi naman ako tumakas. We end our employment with a diplomacy. Sure. So, kasi because I sign a letter there. So, yeah. So, yun. I am very thankful sa agency ko sa Pilipinas na despite the situation na hindi nila na ako responsibility in terms of plane ticket going back in the Philippines, but they still want to provide it. And then sabi nga ni sir, they are like waiting the yung parang naghintay sila ng approval, they are waiting the approval of kasi di ba madalian yun, so it means mahal yung ticket, so di ba thankful pa din ako kasi thankful pa din ako sa kanila kasi hindi ako pinabayaan na you know what I mean. And yeah, at saka yung dito na agency CAS Employment Greece, so yun, especially kay Sir Argyris, so I always say thank you to her to him. So yeah, yun lang guys. And I hope may napupulot kayong kunting kaalaman sa mga nag-aspiring dyan na gustong pupunta dito ng Greece.
Ito lang yung sasabihin ko, guys, kung mag-agency kayo dyan sa Pilipinas and pagdating nyo dito sa Greece na nagkakaproblema kayo sa amo ninyo. Huwag na kayong tatakas. Makipag-contact na lang kayo sa agency nyo. Kasi marami din mga nagsasabi, I mean, how to say this? Marami din, paano ba sa Tagalog? Marami din kasi nasabi, umalis ka na dyan. Yung mga kapwa natin, kabayan, like, you know, pag ma-share mo, umalis ka na dyan. Pero kung may lakas loob ka naman, yung may fighting spirit ka naman, and then why not? But ako kasi, I am not confident to do such things. Kasi, parang, oo nga, I am a dalagang Pilipina. in terms of that situation na sabi ko nga sa part 1, I don't want to put myself in a complicated situation. I want to be happy. Like, I want to work with, you know, I am happy. I don't like, ayokong magtrabaho na I watch behind my back, like, you know, maybe may mga pulis na doon, 'di ba? Yung mga ganun. So yun yung kinakatakutan ko. Pero pag may lakas loob naman kayo, so marami din namang gumagawa ng ganyan. Pero yun nga lang, wala silang mga papel kasi may mga amo din na magaling din sa mga promises. Like, parang pag-ibig lang. Parang, you know, sa una ang sweet-sweet, tapos sa bandang huli, wala na. Nagkalabo na. So parang ganun din yung employer dito na at first, papangakuan ka ng papapilan ka, and then after how many years ka na, pero wala ka pang papila. So marami yan dito. So if ever you wanted to find a job here na legally, mas mabuti siguro pupunta na lang kayo ng Polo, or tatawag kayo ng Polo just to ask information kung anong dapat gagawin. And that's all lang, guys. I hope may tutunan kayo konti sa experience ko. And yeah, see you on my next vlog. And don't forget to subscribe my small channel. And I hope I can give more information about working here in Greece. See you next time, guys. Have a good day. Bye-bye.